load sa mga mahilig mag-DIY ng antena, ito ay bolts and nut. Ayan. Ang haba siguro nito, Lodi, ay 2 inches. Ayan. Ito, Lodi, ay malaking tulong sa inyong DIY. Kung halimbawa, mahilig kayo maggawa-gawa ng mga G-pole, mga ganyan, yung mga de-adjustable. Yung G-pole, Lodi, pangkaraniwan yan, ano? Yan yung mga pangkaraniwang dini-DIY ng mga US, mga tika-USA. May mga iba-ibang version sila niyan. May mga tanso, depende. Pero karamihan tanso yung ginagawa nila sa ibang bansa. Sa atin dito sa Pilipinas naman, aluminum. Medyo mahal kasi ang tanso, Lodi. Ito, Lodi, makakatulong sa inyo. Ayan. Itong tornilyo na to, makakatulong sa inyo pagka nag-DIY kayo, para hindi kayo mahirapan sa pag-tune ng inyong DIY na antena. O kaya ganitong antena, Lodi. Ayan. Malakas din to, Lodi, lalo na may tasa, no? Ayan. Ang sukat nito, Lodi, mula dulo sa taas hanggang dito ay 57 inches yan. Nakatune kasi yan, Lodi, sa mataas na frequency, ano? Nasa 18.5, Lodi. Yung gap niya, yan, o. Dos, Lodi, yung gap niyan. Dito. Yung layo naman, Lodi, sa may pinagkukuhanan ng ohms, ayan. Dos din yan. Handedware to, Lodi, yung nakalagay dyan, pupunta dito. Yung kanyang positive. Ayan. About sa tuning naman, Lodi, eto, yung sinasabi ko sa inyo. Matibay yan, Lodi, eto. Okay. Ngayon, Lodi, sukatin natin yung kanyang SWR. Sabi ko nga sa inyo, Lodi, na sa mataas na frequency ang antena na to, itong G-pole na to. Okay, check natin siya. Calibrate natin. 149 yung frequency natin, Lodi. 149. Ayan, medyo tumaas siya, no? Naglaro siya ng 1.7 hanggang 1.2. Okay, calibrate. Yan, naglaro siya ng 1.7. Check natin yung 1.450. Okay, 1.50 pala. 1.50. Okay, 1.5 dyan sa 1.500. 1.5200. Calibrate. 1.3 na siya dyan. Design kasi, Lodi, itong G-pole natin na ginawa na pang pitik sa RPT. Okay, naka-design siya. Yung mataas ang offset. Yung hindi pang karaniwan ang offset. Kasi yung mga iba, sa normal kasi na duplex repeater, Lodi, ang ginagamit, lalo sa amateur, ay plus 60 or negative 60. Ganyan. Ito kasi, Lodi, yung hindi gumagamit, yung mga RPT na ginagamit ko minsan, walang kakayang bumili ng duplexer, cavity filter, kaya ang proseso, itinataas yung frequency para lumayo yung range. Okay? Para hindi sila mag-splatan. Ayan. Ang frequency ay 15200. Meron siyang dos dyan, o 1.2. Calibrate. Ayan, dos. Subukan pa natin. 15290. Okay, 15. Basta hanggang dyan lang siya, Lodi, na sobrahan, nahigitan naman na natin yung frequency na kailangan pipitikan niya. Andun lang yung naglalaro sa kalagitnaan ng 1.490. Yan. Calibrate natin. Ayan, 1.7 dyan. Kaya pa naman yan, 1.7 na yan. Pero hindi naman yan yung frequency. Pataas tayo dyan, 15000. Ayan. Made, 15000. Ayan. Okay, calibrate natin. Okay. 1.52. Ayan. Lalaro siya dyan. Yan yung kanyang pipitikan talaga. Tapos ang standby niya doon sa amateur,
sa baba, tapos pipitik siya dyan. Ganyan yung mga discarte ko minsan sa mga repeater, Lodi, kung gusto mong mawalan siya ng splat. So ngayon, Lodi, para magamit natin tong G-pull na to, kahit naka-shifting siya, mababa pa rin yung kanyang SWR. Ayan, naka-shifting. Kasi pagka nilagay mo na sa 1-4, okay, 4-4 yan. Ayan, oh. Pag nilagay mo na sa 144 at hindi naman talaga yan yung design ng antena, pag in-SWR mo ay red line na. Ayan o, 144. So ang gagawin natin, Lodi, para magamit natin sa mataas na frequency at sa, o sa commercial at sa 144, magagamit natin to. Ayan. Itong maliit na tornilyo na to, ang haba niya ay nasa 2. Ayan o, sukatin natin. Pero kung meron kayong mas mahaba, Lodi, mas maganda. Ayan o, nasa 2 siya, yung sukat niya. 2 inches. Ngayon, ang gagawin natin dito sa tornilyo na yan, para madali kayong mag-tune sa inyong G-pull antenna. Ang G-pull antenna, Lodi, ay malakas din yan, lalo na pagka may taas nyo. Okay? Tinanggal natin yung wire. Ang gawin mo lang, Lods, ito. Ito yung tornilyo, ipasok mo lang dito. Itong maliit na to ay yung ginagamit sa mga baron antenna, mga ganyan, pwede yun. Nakalimutan ko na kasi sukat ito, 3.8 ata. Yun. O 3.8. Tapos ito naman ay yung D1, o 1 inch. Yung taba nito, yan o. Ayan, isang inches siya. Ito naman ay 1.38. 1, 2, 3. Okay. Ipasok mo lang to, Lodi. Ayan. Pagka hindi pumasok, Lodi, pwede mo siyang i-grind. Ayan o. Pasok mo lang dito yan. Sa pinakadulo. Yan yung 19 inches sana eh. Ayan. Pero ginawa natin 18.5. Okay. Ngayon, tanggalin mo muna siya. Pasok ulit ito. Ito yung magsisilbing tuning mo, Lodi. Ayan. Tapos kabit na natin ulit. Nakabaon pa lang siya, Lods, ha? Ito. Check natin pagka nakabaon. Okay. Yan. Nasa na tayo kanina? Nasa 144 tayo. Yung ating 144 ay napakataas pa rin ng SWR, Lodi, eh, no? Nasa 3 pa rin yan. Balik tayo sa 1500. Ayan, medyo may pagbabago. Kasi nga may nailagay na tayo sa pinakamaliit natin dun sa positive. Okay. 1500 1 4 9 0 0. Ayan. Calibrate natin. Okay, bumaba siya ng konti dahil sa ipinatong natin. Ngayon, Lods, pupunta tayo sa 1 4 4 1 4 4 0 0. Ayan. Tapos pipihitin natin to. Yan. Inangat natin siguro ito ng tantyahan na lang, Lodi, ha. Kalahating inches, Lodi, intinas natin.
144200. It's a pleasure to assist everyone for any emergency traffic. The time. Thank you and 73 hand fellows. Kung napansin niyo Lodi, medyo bumaba yung ating SWR. Ayan o, naging 2.5, nawala na siya sa red line. Nung itinaas natin ng konti yung ating manual na pang-adjustable natin para sa tuning. Ayan. Okay, 1.4.4.0. Ayan, 2.5. Calibrate. Ngayon itaas pa natin Lodi, magdagdag pa tayo ng kalahating inches. Okay. Kung napansin nyo Lodi, nag-dos na siya. Pero kada baba natin Lodi, mag-calibre din tayo. Ayan, mag-calibre din tayo siya. Okay, ayan, 1.9 na siya. Itinaas natin siya ng hanggang 1 inches. Ngayon magdagdag pa tayo. Kalahati na yan Lodi. Sa kalahati na siya. Ayan, naging 1.4 na siya Lods. Okay, 1.4, 1.5 na siya. Ayan, subukan natin yung 1, 4, 5, 0. Sentro. Ayan, so ibig sabihin sa 1, 4, 5, 0, 0, naging 1.2 na siya Lodi. Ayan. Subukan ba natin mag-task Lodi kung kaya pa ng ating volt na tumaas para makuha natin yung frequency natin na 144-200. Okay. Ayan. Okay, nagdagdag tayo Lodi. Check natin kung may pagbabago sa ating SWR. Okay, 145 I-flat 1 na siya Lodi. Ayan, 145 flat 1 na siya, hindi na siya gumalaw. Ayan o, ayan o. Na-detect na natin yung kanilang station ID Lodi sa frequency na yan. Ngayon Lodi, pumunta tayo sa 144.18. Sa 144.18 Lodi, eh, meron tayong 1.1.1. Tapos sa 144.200 ay meron tayong 1.1.1 din. Sa 149. Okay, calibration. Meron tayong dos dyan Lodi. Tumaas tayo dyan. Nakatulong din Lodi yung nilagay natin pandulo para ma-stabilize. Kailangan Lodi, pagka gumamit kayo nun, hanggat maaari, kung meron kayong aluminum na, meron naman ganun eh, bolts and nuts na aluminum, meron ding bolts and nut na tanso, meron ding bolts and nut na stainless. Yung ginamit natin dito ay stainless. Ayan. Sa mataas na frequency ay 149.00. Kung gusto natin ibalik dyan, syempre, ibaba lang natin yung tornilyo na yon para may punta natin dun sa tuning natin na frequency na yan. Ayan, dos. Sa amateur naman Lodi, 4, 4. Ayan, ayan, 1.1 1.2. Ayan pala. Calibrate. Okay. Tapos sa sentro, 1, 4, 5, 0, 0. Halos di na siya gumalaw yung G-pole na yan. Ayan o. Bagay sa frequency Lodi, depende sa inyo yan Lodi kung itataas nyo siya talaga na pampitik at pwede kayong pumunta sa frequency na mataas, pwede rin kayong pumunta sa frequency na mababa. Kumpara sa akin, yung adjust natin na yan at pagka pumunta tayo sa 1
500 ay meron pa rin tani, sandali lang, 1 5 0 0 0. Meron pa rin tayong 2.5, pwede pang pampitik yan, nakaka-transmit pa yung Lodi. 2.5 baudos. Hanggat hindi siya redline Lodi, pwede pa. Yan, calibrate, okay. 2.1, ito siya. Okay.